Director General Katapang, ito po bang issue na to? Humingi na po ba kayo ng tulong sa PNP through Secretary ng DOJ, Attorney Boying Rimolya? Yes, Mr. Chair, Your Honor. Ano po ba ito? Naka black and white po or through telephone call? Because confidential po yan na ano lang po yan na verbal instruction na po ni Secretary. And I'd like to correct the statement na wala po kaming intelligence fund ang aming bureau. Kaya we just rely on the help of the NBI, PNP, and other intelligence agency ng ating gobyerno. Mr. Chair, retired Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines si General Katapang. And I think hindi po kailangan ng intelligence fund para yung ating talent, expertise, may apply natin as far as intelligence is concerned. But yun po ay opinion lang. Ano po? And kasi nagdadahilan pa ito si Katapang eh. Nagdadahilan pa itong ano na ito, nakesyo, kailangan daw ng parang intelligence or confidential funds. Alam mo, parang gusto ko nang maging congressman. Pwede ba ako sumali dyan? Magtatanong lang. Kahit wag niyo na ako iboto. Ang sarap siguro mambara dyan, ano? Misa naiisip ko eh. Mambara kaya ako dyan, ano? Eh kasi, ayan na naman tayo sa intelligence fund. Parang laging nagiging matik na sa atin itong mga sekretary na nakakagalaw sila pag may confidential funds o kaya pagka merong intelligence fund. Pagka wala, parang pilay sila. Parang ganun ang dating. Kaya lahat na lang nanghihingi ng intelligence fund eh. Sabihin, wala silang utak. Ganun po ba ibig sabihin ng intelligence fund? Ibig sabihin, para pag may pondo kayo, bibili kayo ng intelligence ng utak? Joke lang yun, ha? Baka may maniwala. Si Balad Bay, tanga-tanga na naman, no? Alam kong joke yun, ha? Alam kong intelligence funds and yung confidential funds, ha? Pero kasi parang ganun ang dating ngayon, eh. Sa mga departamento ngayon, pag walang intelligence fund, parang hindi sila makagalaw, parang wala silang intelligence. Para silang walang utak. Pagka wala silang intelligence fund, para silang mga bobo. Kasi intelligent eh, di ba? Anak ng wewe naman. Oh. Nabanggit ko po kung nag-request kayo ng support from the PNP to DOJ Secretary. And according to the gentleman from Bucor, mayroon po. And also, according to the Director General of Bucor, parang sinasabi niya na walang black and white. Okay. Given po na walang black and white, may alam po ba ninyo kung kailan kayo nag-request ng support from the PNP? Continuing po yan. Weekly kami nag-meeting to include ang other government agencies, PDEA and other NICA. So, coordination po. Kung may makukuha po kaming info, pinapasa po namin sa kanila. And at the same time, kung may info... Mr. Chair, let us be specific. Kailan po kayo humingi ng tulong sa PNP? Noong pagkaupo ko po, I'd like to mention na... Correction, Mr. Chair. Ang tanong po is, dito po sa issue where hindi natin malaman kung namatay na ba or missing si PDL Cataroha. My question, Mr. Chair, is... Kung humingi kayo ng tulong, kailan po? Initially we asked the help of the NBI, but right now pinapasok na rin po namin yung PNP so that they can help us in the establishment of yung SOCO po kinuha na namin para makasuporta po sa investigation namin. Mr. Chair, in the interest of service, gusto ko lamang pong malaman, si General Katapang po ba is a graduate of PMA? Yes, Mr. Chair. PMA class 1981. And our chief PNP is also a graduate of PMA? Yes, Mr. John Miraflores, maraming salamat po. Ha? Sa interest po ng public service, I think mayroong seniority, may camaraderie, may brotherhood. Hindi po ba kayo pwedeng tumawag sa chief PNP para humingi ng tulong para dito, Mr. Chair? Ongoing po yan. Continuing po. In fact, we were scheduled to meet with the chief PNP. Unfortunately, because of his busy schedule,
hindi po natuloy yung aming meeting. Nabanggit ko po yan, Mr. Chair, kasi as retired police commission officer and also nandiyan po yung two-star general na kasama natin, si General Acop. Personally, malaki po ang kumpiyansa ko sa capability ng PNP as far as intelligence is concerned. Kaya po na itanong ko ito. So, dapat po sana tutukan ni General Katapang yung coordination sa PNP para magtrabaho sila. And kasi po, nagkakaroon ng confusion eh. Kung humingi sila ng support sa PNP, ilang days niya? Ilang days na po? Nangyari yung hindi ma-account si Mr. PDL Cataroha, July 15. Yes, sir. And today is August? August 3. Mr. 3. So I don't think na kung meron kayong proper coordination sa PNP, especially na senior officer po kayo, PMAR, pwede po kayong magtulungan eh. Yes, Mr. Chair. So I think, General Katapang, pakitutukan po ninyo ito. Sa madaling salita, eh parang natatagalan si Colonel Busita sa galaw ni Katapang. Sinasabi nga niya na since mas bata niya, mas bata ho si ano eh, si PNP Chief Acorta at senior siya. Actually, mataas ang inabot nitong Katapang na ito eh. So, pwede niyang hingan ng tulong yung kanyang mas nakakabatang PNP Chief. Although, mas mataas ang posisyon ni PNP Chief. Gayunpaman, bilang PM Mayor, eh dapat eh, sabi nga niya, merong respect na binibigay sa isa't isa, lalo na pag senior ka. At humihingi siya ngayon ng sabi niya, parang bakit hindi ka humingi ng tulong? Ang pinalalabas dito, mukhang matagal gumalaw itong si Katapang. At saka, tandaan ninyo ha, dating, ewan ko ba, itong si Katapang ang parang hindi umaastang parang dating AFP, NP, parang AFP chief. Hindi nyo napansin? Parang hindi siya bagay na AFP chief, ano? Chief of staff. Ewan ko ba? O, tuloy. And lastly, Mr. Chair, every time po na siyempre po, as one of the representative dito po sa House of Representatives, concerned po ako sa mga issues. And Mr. Chair, ever since na mag-assume si General Katapang, every time na may issue, parang hindi ka makamove on eh. Laging General bantag, bantag, bantag. Parang lahat ng issue na lang, kasalanan ni General Bantag. Bantag, bantag, bantag. Alam mo, Colonel Busita, humanga ako sa'yo dito, ha? I mean, talagang harapan. Humanga ako dito kay Colonel Busita. This time talagang wow. Saludo ko, sir! Saludo ko sa ginawa mo. Kasi tama eh. Diba? Ito talagang na-real talk. Ika nga, na-real talk si Katapang ni Busita na sinabing, eh parang hindi ka makamove on. Lagi na lang si Bantag ang may kasalanan. Ano kayang pakiramdam ni... Isipin nyo lang pakiramdam ni Katapang at that time. Ano? Parang wala na nga, nakalusot na ako doon sa iba eh. Bigla naman itong papasok si Bantag. Colonel Busita, ha? Dahil dyan, isang malupit na palakpakan para sa'yo. Hindi ko alam kung pinagtanggol niya ba. Pero parang gano'n na nga ang dating eh. Pinagtanggol niya talaga si Bantag eh. Na parang tama na, di ba? Tapos na yung term ni Bantag eh. It's about time na hindi kayo manise at mag-move on na kayo. So kung ano man ang problema nung nakaraan, tapos na yun. Kayo na nakaupo. Yan nga sinasabi natin. Actually, sa totoo lang po, hindi lang naman si Katapang ang ganyan. Maraming mga tanso ganyan. Oo. Marami sa mga tanso, ha? Every time na nakakaroon ng problema itong gobyerno nito, laging sasabihin nila, ay panahon pa ni Duterte yan. Yung mga actually meron yang tawag diyan sa ano eh ha
sa mga tanso, alam mo kung anong tawag sa mga tanso ngayon, ha? Para sa kaalaman nyo, red lawan. Para sa mga red lawan, ha? Sa mga red lawan, anong bakit ba naging red lawan? Kasi yung ugali nyo, para rin kayong mga dilawan. No? Naalala nyo yung panahon ng mga dilawan? Nung panahon ni Pinoy na presidente, pag may palpak sa gobyerno, isinisisi kila Arroyo, kila ERAP. Laging ganun ang sisi nung nakaraang administrasyon. Yun ang paulit-ulit na ginawa ng administrasyon ni Pinoy. At maging ang mga dilawan at mga pinklawan. Oh. Ngayon naman itong mga walang mga kwentang mga tanso at itong mga red lawan na ito, ganun din ang ginagawa. Every time na meron nangyayari, may mali, laging ituturo nila si Duterte, si Duterte, si Duterte, dating administrasyon 'yan. Ang punto nga dito, mga gago kayong mga tanso kayo. Oo, gago kayo talaga. Sa totoo lang, huwag na tayong magmaang-maangan. Kayong mga animal na mga tanso, makinig kayo. Ito ay pag, ano na eh, time na ho ito ni Marcos. Okay? Sige, lahat ng problema ang pinagdadaanan ng Pilipinas, hindi ho yan nangyari sa iisang administrasyon. Yan po ay nangyari mula noong panahon pa ni Ferdinand Marcos Sr. Actually, panahon pa ng Kastila, meron na tayong ganyang problema. Ang alam nyo ba ang korupsyon panahon pa lang ng Kastila, nagsimula na yan? Alam mo kanino nagsimula mga ang korupsyon? Ulaan nyo kung kanino. Para lang sa kalaman nyo, sa ating kasaysayan, alam nyo saan nagsimula ang korupsyon? Sa mga praile. Lalim, Brad. Totoo. Sa mga praile nagsimula ang korupsyon. Kung maaalala nyo yung mga practices na ibinigay sa atin noon, kung saan kailangan mong lumuhod at kailangan mong magbigay ng sacrifice, donasyon para yung kaluluwa ng mahal mo sa buhay pumunta sa langit. That's a form of corruption. Doon pa lang, nagsimula na yan at ipinasa nila yan sa ating mga ninuno. Kaya nung pa lang, nung unang panahon, ang laki na ho ng difference ng mga Indio, yung mga Pilipino, at ng mga namumunong Kastila at kung sino man yung kanilang ipiniling mamuno na mga Pilipino. Ang laki na ng agwat. Sobrang malaki na. Kaya nga noong panahon na yon, na panahon ng Kastila, meron na tayong social class. Meron dito yung mga mayayaman, mga kinuha at inilagay ng gobyerno ng mga Kastila. O ito, ilagay natin ito. Ito pinuno, pero sa totoo lang, hindi naman sila yung pinuno. Doon pa lang may corruption na. At dalayhuyan natin hanggang sa bawat kasaysayan ng bansang Pilipinas. Mantakin nyo, ibinenta nga tayo, di ba? Sa kayo nakakitang presidente, ibinenta tayo. Sa tingin nyo, ngayon lang nangyari yan? Hindi. Panahon pa yan noon, nandyan na yan. Panahon ng Amerika, nasinakop tayo, nandyan na yan. Kaya wag ho natin isisi sa nakaraan. Kasi yung nakaraan, nandyan na yan eh. Tanggapin natin na may problema ang nakaraan natin. Lahat tayo may problema ng nakaraan. Lahat tayo may problema sa mga nakaraang administrasyon. Walang perpektong administrasyon. Ang punto, sino na ba nakaupo ngayon? Solusyonan dapat ng taong nakaupo ngayon ang mga problema. Eh kung hindi pala nila kaya, eh bakit kay kumandidato? Mga hindot pala kayo. Naintindihan niyo ibig ko sabihin, ganun lang naman kasimple ang buhay eh. Kung hindi mo kaya at hindi mo naman gagawa ng solusyon, sa totoo lang, wag na kayo dyan sa pwesto.